natin ang yun yung sinasabi ni Apostle Pablo eh. Kilala na naman ang Diyos, hindi naman nila kilala. Pagkat, ano, sabi nila, meron silang pagpamalasakit sa Diyos, hindi ayon sa pagkilala. Kasi nga, may inaayunan yung pagkilala eh. Ang pagkilala ay pagtupad sa salita ng Diyos. Kaya, itutuparin ka. Eh kung hindi ka nga nakaaralan, hindi mo natutupad. Paano mo kilala ang Panginoon? Okay, kilala. Kailangan na lahat ng mga tao. Kasi pati ang mga Muslim, kilala si Yahweh. Diba? Alam nila, si Yahweh ay iba kay Allah. Alam nila yung pangalan ng dinadyos ng mga Kristiyano, si Yahweh. Kilala nila. Pero kilala mga ba nila? Hindi. Ang mga Muslim hindi sumusunod kay Yahweh. Hindi sinusunod ang alam. Ako ako sa ni Yahweh. At may mga Kristiyano na nagsasapraktika ng reliyon na sinasabi na kilala rin si Yahweh. Pero hindi naman talaga nila kilala si Yahweh. At hindi sila kikilala rin ng Panginoon. Bakit? Hindi nila natutupad yung kanyang ano, yung kanyang salita. Eh di pala excuse yung mga nasa kabunuhan. Hindi po. Yung sinasabing excuse, yung mga taong hindi talaga inabot ng salita ng Diyos, yung sinasabi siguro ninyo. Pero sa panahon ngayon, hindi na, imposible na hindi sila abuti ng salita ng Panginoon. Wala naman na lang, mahilig sa FB dyan, ano, lahat tayo nagbubukas ng internet. So, available na lahat ang bagay na ito. Kaya lang naliligaw sila ng iba. Pero kung talaga yung tanong natin na talagang hindi siya naabot, merong basihan ang Diyos paano sila iligtas. No? Paano sila iligtas doon sa bagay na ipinamuhay nila. Kung may mga Kristiyano na sinasabi Kristiyano sila pero hindi sila namumuhay Kristiyano. Meron mga sinasabi naman tayo na hindi naman siya Kristiyano pero pumumuhay niya Kristiyano. Sino sa palagay niyo ay liligtas sa Panginoon? Na-intindihan niyo ba? Yun talaga nagsasapraktika ng dapat niyang isapraktika, yun ang dapat iligtas ng Panginoon. Tingnan niyo, sinabi rin niya po doon sa Romans chapter 2. Romans chapter 2. At ang babasahin natin po ay nasa 13 siguro, no? Basahin po natin sa 13. Sapagkat hindi ang mga nagsisipakanig na kautusan ang siyang aariin ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nagsisintalima sa kautusan ay niyaarin ng Diyos. Sapagkat kung ang mga hindi na walang kautusan, ito, hindi po sila naturoan, ito po yung katutubo sinasabi ninyo, tribo. Diba? Sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan. Saka natin yan? Ito may kautusan pero hindi sila sumusunod sa kautusan. Ito walang kautusan pero sumusunod sila. Nasusunod pa rin nila yung kautusan kahit hindi nila, ano, ay hindi iniharap sa kanila. Nakuha niya? Ito, kasi ito yung argumento nun eh, ng mga Hudyo eh. Kami lang ang ligtas. Kasi kami lang ang Hudyo. Ngayon, yun rin ang katuwiran natin. Kami lang ang ligtas kasi kami lang ang Kristiyano. Ang hindi Kristiyano ay hindi ligtas. Kami lang ang ligtas, kami lang ang Church of Christ. Ang hindi Church of Christ, hindi ligtas. Isa yun ang katuwiran natin, ha? At yun ang tipo ng tanong ni Sister Lacey. At ito rin yung katuwiran ng mga Hudyo. Kami lang ang ligtas, kami lang ang Hudyo. Ang mga hindi. Pero anong sagot niya po sa Pablo? Ang sagot niya po sa Pablo ay ganito. Sapagkat hindi ang mga nagsisipakinig ng kautusan ang siyang aaring ganap sa pamagitan sa harapan ng Diyos, kundi ang nagsisitalima, andun pa rin yung salita, pagtalima. Nakita niya? Pagtupad. Andun pa rin yung salita eh, pagtupad eh. Kasi yung mga requirements eh. Pero hindi sila naarala, pero natutupad nila kung ano yung hindi nag-aaral sa kanila. Naka natin yan. Merong, ito, bibigyan ko yung sample, ano? At ito ay sample sa mga Kristiyano.
Noong first year high college ang aking anak, ang pangalan si Hayden. Meron siya meron siyang kaklase. Alam niyo ba ang Diyos ng kaklase niya sa Satan? Sa Satan. Satanis siya, Satanis. Satanista po siya. Pero alam niyo ba, yung mga kaklase ni Jairo na sinasabi ng mga Kristiyano, sila yung mga unruly nasa sa klase. Sila yung mga gulo. Sila yung mga nagkakating klase. Sila yung mga kung ano, mga bisyo. Pero itong isang satanista ito, siya yung mabait. Siya yung marunong pagkakwa-tao. Siya yung matulungin. Ang alam mo, naging best friend pa ang anak ko eh. Nagkakwento niya yun. You see? At ito rin yung sinasabi ni Apostle Pablo rito sa mga Hudyo. Kayo yung Hudyo eh! Kayo yung dapat gumagawa nito. Pero bakit sila na hindi naturuan, sila yung nakatutupad? Nakagusto mo nga ng Diyos. O yung satanista ngayon, sabi niya satanista siya, pero ang paniniwala niya satanista siya, pero siya ang kanyang ginagawa ay no, yung kagustuhan at tinutupad niya yung kagustuhan ng Diyos. Ironic. Di ba? Kristiyano na hindi nabubuhay sa pagka-Kristiyano. Di ba? At hindi Kristiyano na nabubuhay sa pag-ibig ng Espiritu. At ito yung sinasabi, di ba? Bagitin mo natin ulit. Sabi rito, sapagkat hindi ang mga nakikinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nagsasalima sa kautusan ang inaaring ganap. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa pagtutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanyang sa kanyang sarili. So, hindi naman siya naturoan, yun ang sinasabi niya ng Sister Tracy, pero yung kanyang pamumuhay, ay naipamumuhay niya ang pagtupad sa hindi niya alam na kautusan. Kasi nga, kung babasahin natin yung 15, yung kautusan kasi ng Diyos, bago ito na isulat sa Biblia. Okay? Before the codification of this word, nasa puso na ng tao. Meron bang Biblia sa panahon ni Adan? Meron bang Biblia sa panahon ni Abraham? Ni Noah? Meron ba nito? Wala. Pero meron silang Biblia sa kanilang alam, sa kanilang puso.